Kachukchak. Good morning, good afternoon, and good evening. And welcome back to Ati Babang Vlog. For today's videos, guys, is isa sa mga kaibigan ko na nagtatanong this coming Christmas kung bibigyan ako ng pagkakataon na matupad yung kahilingan ko, ano daw at bakit? Yun yung tanong niya sa akin. Siguro guys, kung bibigyan ako ng pagkakataon na matupad yung hiling ko, dalawa yung hiling na hihilingin ko. First, na hihilingin ko is yung makita ko yung ama, yung papa ko, which yung papa ko na si Edgar Riplagaw. Kasi almost 32 years na ako dito sa mundong ginagalawan natin, hindi ko pa nakita kung ano ang mukha ng papa ko. Yung alam ko lang talaga is yung pangalan, buong pangalan ng papa ko. Kaya longing talaga ako sa pagmamahal ng papa. Yung siyempre naiinggit ka sa mga tao na may mga papa. Ako talagang naiinggit talaga ako, honestly speaking. Naiinggit ako sa mga taong may mga papa kasi yan yung sa pagkabata ako na never kong naranasan, na gustong-gusto kong maranasan. Yan talaga. Kasi siyempre lumaki ako sa lolo, lula ko at sa mga tiyahin at tiyuhin ko, doon ako lumaki sa kanila. Kaya, oo, mahal naman nila ako. Pero iba talaga, kumbaga hindi complete yung pagkatao ko kasi hindi ko kilala yung papa ko. Yan talaga yung gusto kong matupad sa mga, isa sa mga wish ko na sana makita ko yung papa ko. Kasi wala akong hawak kahit picture, pangalan lang ang alam ko. So, maray natin, nagkatagpo na kami, hindi lang kami nagkakilala, di ba? Kaya nananawagan ako sa mga side ng papa ko, sa mga kamag-anak ng papa ko. Kung may picture kayo, bigyan nyo ako. Or sino mang nakakilala kay Edgar Riplagaw, i-PM nyo ako kasi matagal ko na siyang hinahanap. Siya yung papa ko. Pinanganak ako dito sa Malaysia, year 1990, January 7. So, before ako pinanganak, naghiwalay na sila ng mama at papa ko. So, talagang, totally talaga, wala akong alam sa kanya. Ang alam ko lang talaga is pangalan. So, syempre, lahat tayo nag-aasam na makasama natin yung papa, makapiling. Kasi iba ang pakiramdam na kasama mo yung papa mo, may mapapagsabihan ka ng mga nararamdaman mo, di ba? Iyan talaga yung maganda na tapos okay kayo ng papa mo, jive kayo, ano yung gusto mo, gusto din niya, nagkaka-jive kayo. Kaya sobrang ano talaga, in-expect ko na sana if magkita din kami, matanggap niya ako bilang ako, kung hindi man bilang ako, bilang tao. Yun lang talaga yung wish ko na sana makita ko yung papa ko. Kaya ako gumawa ng YouTube channel kasi isa itong way na para mahanap ko yung papa ko. Ito talaga yung purpose bakit ako gumawa ng YouTube channel. Kasi malay natin, time will come, makikilala ako. So, kung makikilala ako dito sa social media, so pwede akong mananawagan na kung sino man yung nakakakilala sa aking ama na si Edgar Riplagaw, pwede niyong ipagbigay alam or ganyan-ganyan. So, mabilis natin mahanap kasi ano tayo yung parang, ang social media kasi isa siya sa pinaka maganda na ano ngayon, maganda na way para mabilis nating mahanap ang mga hinahanap natin. Kaya sana kung nasaan ka man ngayon, Papa, I wish na okay ka, healthy ka, and sana makita tayo. Alam nyo mga kachukchak, every time talaga na may makikita akong happy family na nagbabanding, alam nyo, bigla na lang tutulo yung luha ko. Di ko alam bakit. Siguro, inggit, selos, siguro yung mga nararamdaman ko kung nakikita ko yung isang happy family banding, nagbabanding sila kasi yan ang never kong naranasan. May mga tiyahin, tiyuhin ako, may lola't lolo, iba ang pamilya sa kanila. Oo, binibigyan nila kami ng love, pero iba talaga pag pamilya.
Kaya sobrang longing talaga ako sa pagmamahal ng isang ama. Longing ako sa pagmamahal ng isang ama kasi mag-32 na ako this coming January 7. So hindi ko pa nakita yung papa ko. Kaya sana God, kahit hindi mo ito pa rin yung iba kong wish, kahit ito lang talaga God ang inihiling ko na sana makita ko yung papa ko. Hindi lang makita mayakap kasi sobrang miss na miss ko siya. Wala akong pakialam kung paano sila nag-away ng mama ko. Wala akong ano doon. Ang importante, okay kami ng papa ko. Kasi di ko alam kung bakit or papaano sila naghiwalay. Kasi, syempre, hindi pa ako sinilang naghiwalay na sila. So, ako yung bunga ng pagmamahal nila. Char, bunga talaga. Parang bulaklak. So, parang ano naman yung, syempre, no, miss na miss ko talaga siya. Miss na miss ko. Sana talaga, Lord, ipagkaloob mo na makita yung papa ko. Siguro, ako na siguro yung pinakamasayang tao sa balat ng lupa if ever na makita ko yung papa ko. Just imagine, for almost 32, pagpalagay natin 32 kasi mag-ano na to. So, for 32 years, hindi ko pa nakita talaga yung papa ko. Ano ang itsura niya, ano yung pangangatawan niya, kumusta ka siya ngayon, may nag-aalaga kaya sa kanya. Yung parang ganun, ang dami kong tanong sa isip na hindi ko talaga masagot kasi wala akong idea. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula maghanap sa kanya kasi pati mga pamilya niya, hindi alam kung nasaan siya. Yan talaga yung pinakamahirap kasi pati pamilya niya, walang alam kung nasaan siya. Kaya sana kung may mga nakakakilala man sa papa ko na si Edgar Replagaw, sana ipagbigay alam niyo sa amin. Sana ma-contact namin siya kasi alam mo yung lumaki ka na kulang yung pagkatao mo. Nasasaktan talaga ako na hindi ko kasama yung papa ko. Naiingit ako sa mga tao na may mga papa, sa mga kaibigan ko na may mga papa, tanggap sila na support sa kanila. Yun yung talaga yung isa sa mga inaano ko talaga na sana makita ko yung papa ko. Kasi lahat naman tayo nag-aasam na ano na mahanap na or makita natin yung mga papa natin. Kaya payo ko sa mga kabataan ngayon na may mga magulang pa or mga OFW yung mga magulang nila, dapat mga kachukchak. Everyday i-message niyo yung mga mama at papa niyo, tanungin niyo kung kumusta sila, kumain ba sila. Wag kayo habang nabubuhay, dapat pahalagaan niyo yung mga mama at papa niyo. Kasi nga ako nga almost 32 years naghahanap ng papa kayo, may mga papa kayo, tapos yung iba hindi niyo pinapahalagaan, dapat pahalagaan niyo talaga guys. Kasi once mawala na yan guys, hindi niyo talaga maibabalik ang panahon. Hindi niyo na talaga maibabalik. Kaya sobrang ano talaga ako guys kasi may mga friend din ako na may mag-complete yung magulang nila pero alam mo yung kahit pag-text na lang sa mama, sa papa nila, hindi magaw. Dapat bigyan ninyo ng pansin yung mga magulang nyo. Hindi nyo alam na kung ano yung hinihiling ninyo, binibigay nila. Hindi nyo alam kung paano. Alam nyo yung mga ibang OFW na halos hindi na kumakain kasi nagtitipid para sa pamilya. Pagkatapos ng sahod, lahat padala sa Pinas. Para lang kung ano yung gusto ninyo mabili nyo. Kaya bigyan niyo din ng halaga yung mga mama at papa ninyo. Kasi may mga friend talaga ako na mga OFW. Tapos yung mga anak nila hindi masyadong goods. Hindi, malayo yung loob sa pamilya na. Kaya sana halagaan nyo yung mga magulang nyo habang nabubuhay pa. Hindi yung mangungumusta lang kayo kung may kailangan kayo. Diba? Dapat halagaan nyo. So, yung number 2 na kahilingan ko, if ever matupad, is about sa mama ko. Kasi, yung mama ko guys, is ano talaga, 18 years hindi kami nagkita, iniwanan niya kami sa lola't lolo ko, sa mga uncle at yahin ko. Doon niya kami iniwan. 18 years wala kaming balita sa kanya. Walang tawag, walang, syempre
that time 1990s. So email yung mga ano talaga padala ng sulat, wala kaming natanggap na sulat. Wala kaming balita kung nasaan siya. So honestly speaking talaga is malayo yung loob ko sa mama ko. Siyempre kahit naman kung sino, 18 years kayong iniwan na walang param, na hindi nagparamdam yung magulang ninyo, kahit sino, ganun din ata yung mararamdaman na hindi talaga, yung loob mo is malayo talaga sa kanya. Ako naman, tinatry ko naman mag-reach out siya sa mama ko. Pero siguro, may mga bagay talaga na hindi umaayon, may mga bagay talaga na hindi pa siguro ito yung tamang panahon para maging okay kami. And yun lang talaga yung wish ko na sana pagdarating yung panahon na maging okay kami ng mama ko, matanggap niya ako. Matanggap niya ako kung hindi man bilang ako, bilang tao. Yun lang talaga yung isa yung wish ko din sa mama ko na sana matanggap niya ako kung hindi bilang ako, bilang tao. And maging okay lahat. I know na napaka sariwa pa sa mga pangyayari, pero I know pag si God ang magbibigay talaga ng way, alam ko mangyayari at mangyayari yan. Kung may mga nasabi man ako sa mama ko na mga hindi maganda, I'm sorry. Siguro dala ng aking emosyon, syempre tao lang din ako, nasasaktan siguro kaya nasabi ko yung mga ganong bagay. Hindi naman na hindi, kasi hindi naman ibig sabihin na hindi ako magpatawad sa mama ko. Kasi honestly speaking mga kachuchak, yung mama ko is nagsabi na sa kapatid ko na parang humihingi ng tawad sa akin, nag-BM yung kapatid ko. Pero ang sabi ko naman sa kapatid ko, siguro time welcome, magiging okay, pero hindi pa ngayon. Hindi sa nagmamatigas ako. Siguro ang taas kasi ng istorya kung sasabihin ko lahat ng buong detalye dito, siguro talaga hindi pa ngayon yung tamang panahon na maging okay kami ng mama ko. Alam ko darating yung panahon na maging okay kami at naniniwala ako na darating yung panahon. And sana makita mo itong video, ma. Makita mo din itong video ko. And sa mga tumutulong sa amin, sobrang thank you talaga sa sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you talaga. And see you para sa aking next vlog.